kids and welcome sa ating Kids Digital School. Are you ready to praise and worship our God? And ready na ba kayo sa bago nating matututunan ngayong umagang ito? Yan, alam kong excited na kayo, pero bago ang lahat, tayo muna ay tumayo at mananalangin sa ating Panginoon. So kids, how do we pray? Let's be very quiet. Let's be very quiet. I fold my hands, I bow my head, I close my eyes and pray to God. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa isang magandang umaga, Father God, na iyong pinagloob sa aming mga bata upang patuloy na makapakinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Father God, patuloy na bigyan niyo po kami, Father God, ng knowledge and wisdom upang patuloy namin na maunawaan ang iyong mga salita, Father God, na ituturo ng aming mga teachers. And Lord God, kayo ang Diyos na patuloy na gumabay mula sa umpisa hanggang matapos ang aming Kids Digital School, O Diyos. Dahil alam namin, O Diyos, na hindi namin magagawa ang lahat ng bagay kung wala, Panginoon, yung pagsama mo, Father God, sa amin. Ito lamang, Panginoon, ang aming samot na langin sa pangalan mo, aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. And kids, are you ready na makapagpuri, makapagtaas ng ating mga kamay at umawit ng papuri para sa ating Panginoon? Yan, kung ready na kayo, ano pang hinihintay natin? Tayo na kayo, dali, tayo, tayo. Let's stand up! Dahil tayo ngayon ay tutungo na sa ating praise and worship. So kids, let's go! Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Always be open and listen to others, helping others whether big or small. Let God guide you in your life and get ready for His big call. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Always be open and listen to others, helping others whether big or small. Let God guide you in your life and get ready for His big call. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Turn around, show
gotta get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. And praise His name. Hi kids! Ako si Teacher Apple. At ang tanong ko lang sa inyo, nag-enjoy ba kayo sa ating praise and worship? Magaling! Ako din, nag-enjoy din ako at syempre masaya ako na malaman na kasama ko kayo sa pag-awit at pagsayaw. Ngayon naman, tatanungin ko kayo na excited na ba kayo sa ating kwento para ngayong episode na ito? Magaling! Ako din ay excited na din ako. At syempre, tatanungin ko din kayo kung may idea na ba kayo sa ating lesson for today. Kung wala pa, okay lang yan. Bibigyan ko kayo ng clue. Kilala niyo ba si Joseph? Tama! Siya yung nananaginip at nakakapag-interpret ng panaginip. Sabi nga nila, siya si Joseph the Dreamer. Pero ngayon, pag-aaralan natin ang buhay niya at kung paano ang Lord ay nagbigay sa kanya ng maraming pagmamahal para sa kanyang mga kapatid. Ang pamagat ng lesson na ito ay si Joseph at ang kanyang mga kapatid. Okay, ano ulit yung pamagat? Si Joseph at ang kanyang mga kapatid. O sa English, Joseph and his brothers. Okay? So, ang lesson na ito ay matatagpuan din natin sa Genesis chapter 42 hanggang 45. Para maintindihan natin ang lesson, panoorin niyo ang video na ito. Okay? The Faithful Hall of Fame, Joseph. This is Joseph, who was the son of Israel and Rachel. But he had 11 brothers who hated him and sold him into slavery. After being put in jail, Joseph told of the future of Egypt when he interpreted Pharaoh's dreams. And Joseph found favor with the Pharaoh. The Pharaoh made Joseph a leader in his kingdom. Just as Joseph had told the Pharaoh, Egypt had 7 years of abundance. Then the 7 years of abundance came to an end, and the 7 years of famine began. Just as Joseph had said. But the Egyptians had food to eat because Joseph had planned for the famine. There was famine in all the other lands, and many came to Joseph to buy food. There was even a famine in the land that Joseph came from. So when Israel heard that there was grain in Egypt, he sent his sons to buy some. Yeah! But Israel did not send Benjamin with the others. Aww. Because he was afraid that harm might come to him. When Joseph's brothers came to him, Joseph recognized them. But he pretended to be a stranger. Aha! So Joseph decided to test his brothers. He had his interpreter tell them to send for Benjamin, who had stayed home. Him. And then he threw his brothers in jail for 3 days. On the third day, Joseph let all but one of the brothers take grain to their starving households with the instruction to bring Benjamin back. But Joseph provided for his brothers' journey and gave them grain and silver. The brothers did exactly as Joseph instructed, as they were scared that God was punishing them for what they had done to Joseph so many years before. They traveled home to their father's house, yippee! Then back to Egypt. Now that he had seen that they brought Benjamin, Joseph was overwhelmed, so he released the brother who was still in prison. Yeah.
But Joseph decided to play one more trick on his brothers. He sent the brothers away but told his servant to hide his silver cup in Benjamin's bag. Then Joseph told the servant to go after the brothers and retrieve the cup. The brothers hadn't traveled far before the servant stopped them and accused them of stealing the cup. Joseph could no longer control himself before his attendants. He made them leave so he could be alone with his brothers, and he told his brothers who he really was. Ta-da! He told them of his life and all he had experienced, and he forgave them for what they had done. God was with Joseph and took care of him and showed him favor. Nanood ba kayo ng mabuti? At nakinig at may naintindihan sa video na ating pinanood? Magaling kung ganon, pero para mas lalo nating maintindihan, i-explain at ikukwento sa inyo ni teacher yung pinaka nangyari, okay? Okay, so si Joseph, meron siya mga kapatid. Tapos yung mga kapatid niya nagalit at nainggit sa kanya kasi nakita ni Joseph dun sa panaginip niya na magbabaw down yung mga kapatid niya sa kanya. Eh, syempre, nagalit yung mga kapatid niya kasi parang ang dating sa kanila, mayabang si Joseph, ganon. Tapos, ang nangyari nun, pinagbalakan nila ng masama si Joseph. Gusto nila na patayin. Pero, hindi yun ang plano ng Lord kay Joseph. Nung papatayin na dapat nila si Joseph, inihulog lang nila sa balon. Tapos, yung nandun na siya sa balon, nakita siya ng mga taga-Egypt. Tapos, binili siya. So, naging alipin si Joseph. Tapos, madami pang nangyari sa kanya. Naghihirap siya, nakulong siya, basta madami. Tapos, isang bes, nung mga nakaraang nakalipas na yung mga taon, nakita niya ulit yung mga kapatid niya. Tapos, nung nakita niya yung mga kapatid niya, nung nakita niya yung mga kapatid niya na pumunta dun sa Egypt kasi nagkaroon nun ng taggutom. So, yung Egypt, parang dun sila kukuha ng pagkain. Nung nakita ni Joseph yung mga kapatid niya, hindi siya nakilala nung mga kapatid. Pero si Joseph, nakilala niya yung mga kapatid niya. Pero hindi nagpakilala si Joseph noon. Nung una, ang ginawa lang ni Joseph, tinest niya yung mga kapatid niya. Tapos yung pangalawang beses din, tinest niya ulit yung mga kapatid niya. Tapos yung pangatlo na, nagpakilala lang si Joseph. Tapos nag-sorry na dun yung mga kapatid niya. Pero alam niyo ba kung anong nakaka-amaze kay Joseph? Imbis na magalit siya dun sa mga kapatid niya, imbis na sumbatan niya yung mga kapatid niya, ang ginawa niya, pinatawad niya. At yung pagmamahal ng Lord kay Joseph, yung naghaing sa puso ni Joseph noong mga time na yun, tapos pinatawad niya. Alam niyo ba, sabi ni Joseph noon, okay lang yung nangyari dun sa kanila dahil iyon ay yung plano ng Lord. Dahil yun yung magiging way para si Joseph matulungan niya din yung mga kapatid niya dahil nga nagkaroon ng taggutom. So, ganun yung nangyari. So, kayo ba may mga kapatid kayo? At madalas ba o minsan ba may hindi kayo pinagkakasunduan or nag-aaway kayo? Eh, nagkakabati naman ba kayo? Magaling kung ganun. Ang tinuturo sa atin ng pagmamahal ng Lord kay Joseph at ng buhay ni Joseph nung pinatawad niya yung mga kapatid niya ay yung love ay hindi dapat mayabang. Diba si Joseph, naging mataas na yung posisyon niya, tapos siya nga yung nagmamalaka dun sa mga pagkain, hindi ba? Pero hindi niya man lang pinagyabangan yung mga kapatid niya. Hindi niya sinabi na, eto yung narating ko, eto na ako ngayon, eto na yung binalak niyong patayin. Hindi niya sinabi yun. Bagkus, naghahain sa kanyang puso ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya naman, nagawa niyang i-forgive yung mga kapatid niya. So, ang tinuturo sa atin,
ng buhay ni Joseph sa pagpapatawad sa kanyang kapatid, mga kapatid, ay ang matuto tayong magpatawad at ang love ay hindi dapat na nagmamayabang o nagmamataas. Dahil ang love, lagi tayo nitong tuturuan na maging mapagpakumbaba. At sa pagpapakumbaba natin, magkakaroon din tayo ng kakayahan na magpatawad sa ating mga nasa paligid na tao, sa ating pamilya, sa ating kapatid, at kahit na sa ating nakakainis na kaaway. Kayang-kaya natin silang patawagin dahil ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay nagkakaroon tayo ng humility at hindi kailanman nagmamataas. Okay? Uulitin ko ha, ang pagmamahal ay hindi kailanman nagmamataas. Okay? Gets nyo yan ha? So ngayon, naiintindihan nyo ba ang ating story? Kung naiintindihan nyo talaga, magtatanong si teacher sa inyo. Okay? Para sa ating question and answer, nakapagsagot na ba kayo ng true or false? So, sa mga nakapagsagot na, alam nyo na ang gagawin natin. So, kapag tama yung sinasabi ni teacher, ang isasagot niya ay true. Kapag naman hindi tama or hindi totoo yung sinasabi ni teacher, ang isasagot niyo ay false. So, pwedeng true or false. Pero pwede din kayong mag-comment sa ating comment section para makita ni teacher kung talagang nakikinig kayo at nagsasagot kayo. Okay? Okay, sige, simulan na natin. Number 1. Noong pinakauna sa ating istorya, ay hindi nagkaroon ng galit at inggit ang mga kapatid niya kay Joseph at hindi nila kailanman pinag-isipan na patayin o ipahamak si Joseph. Ito ba ay true or false? Ito ba ay totoo o hindi? Ano kaya ang tamang sagot? Anong mga sagot niyo? Tama! Ang tamang sagot ay false. Kasi nung una sa story natin, nagkaroon ng inggit at galit yung mga mga kapatid ni Joseph, kaya nga nila inisip na patayin na lang si Joseph noon. So false 'yon kasi inisip ng mga kapatid niya na ipahamak si Joseph. Okay? Okay, so number 2. Ang gagaling niyo sa number 1. Sana magaling din kayo sa number 2. Okay? So number 2. Si Joseph ay nagpatawad sa kanyang mga kapatid. Uulitin ko ha. Si Joseph ay nagpatawad sa kanyang mga kapatid. Ito ba ay totoo o hindi? Ito ba ay true or false? Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay true. Kasi si Joseph, kahit na madami siyang pinagdaanan at kahit na ipinahamak siya ng mga kapatid niya, si Joseph ay nanatili yung pagmamahal niya dahil na-insource niya yung pagmamahal ng Lord at syempre, hindi siya kailanman nagmataas at pinatawad niya yung mga kapatid niya. Okay. Galing nyo din sa number 2. Eh, dito kaya sa last question. Magaling din kaya kayo? Tingnan natin. Number 3. Okay. Number 3 na. Ready na ba kayo? Okay. Number 3. Ang susi para magkita ulit si Joseph at ang kanyang mga kapatid ay napakalakas na bagyo. Uulitin ko ha. Ang susi para makita ulit si Joseph at ang kanyang mga kapatid ay isang napakalakas na bagyo. Totoo o hindi? True or false?
Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay false. Kasi kaya pumunta yung mga kapatid ni Joseph dun sa Egypt dahil nagkaroon ng tag-gutom. Hindi napakalaking bagyo. Okay, ang gagaling nyo naman. O, palakpakan nyo ang inyong mga sarili at proud na proud si teacher sa inyo. So, lagi nyo lang ding tatandaan na ang pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon ay hindi kailanman nagmamataas. Okay? Okay. So, huwag kayong aalis dahil meron pa tayong mga memory verse at gagawa pa tayo ng arts and crafts. Okay? Hi! Hello! Mapagpalang umaga mga bata! Ngayon, sa sandaling ito ay dadako na tayo sa ating arts and crafts. Excited na ba kayo? Amen! Alam ko na excited na kayo. Kaya, hindi na patatagalin pa ni teacher. Ang arts and crafts natin ngayon ay tatawagin natin Humbly Walk. Ulitin nga natin, Humbly Walk. Very good! Para mabuo natin ito, kakailanganin natin ng bond paper, pencil, coloring materials, scissors, at ang ating mga paa. Okay, ngayon handa na ang ating mga gagamitin. Kaya, simulan na natin. Una ay kailangan natin ng bond paper at ng pencil. Pagkatapos ay ipapatong natin ang ating paa at ibabakat natin ito. Okay, tapos na natin bahatin. Ngayon naman ay gugupitin na natin ito. Pagkatapos natin gupitin, susulatan na natin ito ng Humbly Walk. Ngayon naman, atin na itong kukulayan.
Ayan, praise God! Ang gagaling naman ng mga bata! Tapos na natin ang ating arts and crafts for today. Ano nga ulit ang tawag dito? Tama! Ito ay Humbly Walk. Huwag natin kakalimutan na picture na ito kasama natin at isend natin sa ating mga teacher. Okay ba yon? Okay! Salamat mga bata! Hello mga kids! Isang mapagpalang araw sa ating lahat at sa mga oras na ito, dadako naman tayo sa ating memory verse. Ang ating memory verse ay matatagpuan sa 1 Peter 5:7. Sabi dito, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng panahon. Sabi naman sa English version, ang 1 Peter 5:7, humble yourself, therefore, under the mighty hands of God, that He may exalt you in due time. Amen? Kaya mga kids, lagi tayong magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong magmamayabang, huwag tayong magmamarunong, o huwag tayong magmamalaki. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa ating kalagitnaan at patuloy natin na isaalang-alang yung ating puso na lagi tayong magpakumbaba. At kung nais man nating magmalaki, ang ating ipagmalaki ay si Jesus. Amen? Kaya ang Diyos ang magbala sa ating lahat. So, hi kids! So, welcome ulit sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. At andito na nga ulit tayo sa portion kung saan ay huhulaan natin kung ano ating word of the day. Kaya naman, handa na ba kayong malaman ito? Okay, kaya naman, simulan na natin. At ang ating word of the day ay ating huhulaan sa pamamagitan ng pagkanta ng alphabet song. So, alam niyo ba kung ano ang alphabet song? Very good! Ang alphabet song ayun ay A, B, C, D hanggang letter Z. Very good! May 6 numbers tayong makita sa ating screen. At yung mga numbers na yan ay ang magsisilbing hint or clue para sa ating word of the day. At kapag tayo kumanta ng alphabet song at tumapat sa mga number na yan, ay tayo ay hihinto. At kung anong letter ang matapatan ng number na yan, ay siyang bubuo sa ating word of the day. Maliwanag ba? Nakuha? Okay, very good. Kaya naman, simulan na natin. So, for our first number, we have number 8. Kaya naman, tayo nga ay kumanta. A, B, C, D, E, F, G, H. So, ang letter H ay ang pang-8 sa ating alphabet. At nangangahulugan siya ay ang ating first letter para sa ating word of the day. Okay, very good. And for our second number, we have number 21. Okay, kaya naman, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Q. So, ang letter U ay ang pang 21 letter para sa ating alphabet. And ang hulugang siya ay ang ating second letter para sa ating word of the day. Okay, very good mga bata. And for our third number, we have number 13. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ang number 13 ay ang letter M. Okay, very good. Tama. Ang number 13 sa alphabet ay letter
M. At ang M ay nangangahulugan na siya ay ang ating third letter sa ating word of the day. Very good. Yan naman, may letter na tayong H, Q, and M. So, meron pa tayong tatlo. So, meron na ba kayong idea kung anong ating word of the day? Hum. Hum. Meron na ba? Kung meron man, ay pasulat ito sa inyong mga papel at mamaya ay titignan natin kung tama ang inyong hula. Maliwanag ba? Okay, very good. And to continue, ang next natin ay napakadali. Pangalawa lang siya sa alphabet. Ano kaya yun? Alam niyo na ba? Okay, very good. So, ang pangalawa sa alphabet ay letter D. A, D. Very good. At siya ang ating pang-fourth letter para sa ating word of the day. Very good, mga bata. And for our fifth letter para sa ating word of the day ay number 12. Kung ang M ay letter or number 13, sa tingin nyo, ano muna ang letter bagong mag-M? Alam nyo ba? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. And letter L. Very good. So, ang pang-12 letter sa alphabet ay letter L. And ang L ay ang ating pang-5th letter para sa ating word of the day. So, ano ang word? Humble. So, meron pa isa para makompleto ang ating word of the day. So, may idea na ba? Nabubuo nyo na ba? Okay, para mabuo na natin ang ating word of the day, alam niyo natin kung ano ang panglimang letter sa alphabet at siya ang magiging pang-6th letter at bubuo sa ating word of the day. So, kaya naman, A, B, C, D, and E. So, ang pang-5th letter sa alphabet ay ang letter E. At ang E ang ating panghuli at bubuo sa ating word of the day. Kaya naman, ang ating word of the day ay ang salitang humble. So, may idea ba kayo kung anong word na humble? Meron ba? Ang word na humble ay sa Tagalog ay mapagkumbaba. Naintindihan? Humble in English, Tagalog, mapagkumbaba. So, ang ibig sabihin ay dapat marunong tayong rumispeto sa ibang tao at hindi natin kailangan maging mapagmataas, mayabang, at walang respeto. Maliwanag ba? Nakuha? May naintindihan ba? Okay. Hindi natin kailangan maging mapagmataas sa ibang tao o maging mayabang. Sapat na, mga bata, ang marunong kang rumispeto sa ibang tao at lawakan ang isipan sa lahat. Naintindihan ba? Okay, kaya naman ay iwasan natin na maging mayabang o mawalan tayo ng respeto sa iba dahil hindi ito kalugod-lagod sa Diyos. Naintindihan ba? May natutunan? Okay, very good. Kaya naman, tatandaan natin lagi ang word na humble or mapagkumbaba. Dahil kung sino man ang mga taong marunong magpakumbaba ay siyang tinataas ng Diyos. Okay. Kaya naman mga bata, dahil alam na natin kung ano ang ating word of the day na word na humble, ay dito na nagtatapos ang ating segment or ang ating portion para sa ating
Word of the Day. At magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na pag-aaral ng Salita ng Diyos. Kaya naman, paalam mga bata at see you! God bless! Hey mga kids! Marami tayong natutunan ngayong araw na ito patungkol sa pagiging humble. Yan. Nawa lahat tayo ay natuto at i-apply po natin itong mga bagay na ito sa ating buhay. Bilang mga bata, kailangan natin magpakumbaba. Amen. Sa ating mga magulang at sa mga nakakatanda sa atin. Ngayon ay tayo dadako sa ating closing prayer. At ano nga ba ulit ang ginagawa kapag nag-pray? So let's bow our heads, close our eyes, let us hold our hands, and let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob po sa amin na kami po ay natuto mula sa kwento na inaamin pong napanood na yung araw na ito. And thank you, Father God, for teaching us on how to become humble. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magsumikap na maging mapagpakumbaba sa aming mga magulang, sa lahat ng mga nakakatanda sa amin. Salamat po. Pagpalain po ang bawat bata, Panginoon, maging ang mga magulang na kasama nilang nanunood. Maging ang mga teachers na ginamit mo po ngayong araw na ito, pagpalain mo rin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, see you again next week. Bye-bye. God bless.